Sa videong ito, pag-uusapan natin mga boss itong pag-convert ng scale at isi-save na rin natin yung scale ng plano, no? Paano ba yung pag-convert at pag-save ng scale ng plano? Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pala nating channel, huwag niyo po muna palang kalimutang pindutin, no, yung subscribe, no? Isama niyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung pag-convert at pag-save ng scale, no? So, paano gawin yan? Halimbawa, itong 1:50, i-convert natin sa 1:100, no? So, ang gagawin natin, ay kakopy ko lang muna. Tapos ito, i-scale ko siya. Gagawin ko siyang 1:100, no? Yung 1:50, ito, gagawin ko siyang 1:100 at isi-save ko yung scale, no? Na 1:100. Ang unang step, scale, yung command, i-type lang natin yung SC, click tayo sa gitna. Ang gagawin natin, old scale over new scale, no? Ang old scale is 1:50, ang new scale is 1:100, no? Kaya dito sa scale factor, ang gagawin natin, old scale is 50, i-divide natin sa new scale. Ang new scale is 100. And then, i-enter natin. Ito yung lalabas na 1:100. Ito yung 1:50, no? Kaya lang, titingnan natin yung dimension, dapat kaparehas na 8.5, 1.5, 3.3, 2.5, at saka dito pa, no? Sa ibang mga dimension. Kung titingnan natin ito, hindi pa niya kamukha, no? Kasi hindi pa natin sineset at sinesave yung scale na 1:100. Paano gawin yan? Pupunta tayo sa dimension style. Tatype lang natin yung D. Ito yung dimension style. Yung 1:50, naisave ko na yan, no? Ito yun, nakasave na yan. So, ang isesave ko na lang ngayon, yung 1:100 na plano. Ito, no? So, ang gagawin natin, since nasa dimension style na tayo, no? Dimension Style Manager, mag-new lang tayo. Pindutin lang natin yung new button. Ayan. So, ngayon, itong 1:15 ito, papalitan ko lang siya ng 1:100, no? Tatype ko lang 100. Ngayon, ipipick ko yung continue. Ayan, no? Ngayon, pupunta tayo ngayon dito sa primary units. Pipindutin lang natin. So, ang gagawin natin, papalitan natin itong scale factor. Instead na 50, gagawin ko siyang 100. Ayan, no? Tapos, saka lang natin yung okay. So, eto na. Nakasave na yung 100. Nakasave yung 50. Sinave ko dati. Eto yon, no? Yun namang 100, nakasave na rin. I-apply ko na ron. Kaya lang, pipindutin ko yung 100. And then, pipindutin ko yung set current, no? Then, i-close ko siya. And i-apply ko ngayon dito. Paano natin i-apply? Pupunta tayo sa annotate. Pindutin natin ngayon itong update, no? Pag napindut na yung update, i-select natin itong plano. Then, i-enter natin. Ayun, na-apply na. Kung titingnan natin ngayon, ito, 8.5, 1.5, 3.3, 2.5, kung titingnan natin itong nasa kabila, parehas na yan. Ito, 8.5, 1.5, 3.3, 2.5, at saka itong mga dimension. Kung titingnan natin, parehas na, no? Ayan yung kagandahan ng pag-save ng scale, no? Kung titingnan natin, bakit maganda yung pag-save ng scale, every time na magda-dimension tayo rito, since naka-save na yon, magda-dimension tayo rito, gamitan ko lang itong linear dimensioning, ang lalabas dito, 10. Ayan, no? So, sumusunod siya sa dimension kung ano yung nandito, no? Kasi, naka-set current tayo sa 1:100, no? Ngayon, kung lilipat tayo dito sa 1:50, magda-dimension ako rito, expect nyo, hindi niya susundan ito kasi 1:50 ito, no? So, kung titingnan natin, subukan natin mag-dimension dito, hindi niya susundan yan. Ayun, ang nilagay niya 20 instead na 10. So, para sundan niya yan, since nakasave naman yung 1:50, pupunta ako dun sa
dimension style. Type lang natin yung D, then click yung dimension style. Yung 50, yun ang isesend natin, no? Set current. Kasi nakasave na eh, no? Set current, then close. So, pag nag-dimension ako, susundan na niya ito ngayon, no? Kasi nga, nakaset na sa 1:50. O, check natin, ha? Dimension linear, click, click. O, ito na yun, ha? Sumunod na siya dun sa scale niya. Kasi nga, nakasave siya, no? Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan niyo itong video natin sa pag-save ng scale at pag-convert ng plano sa ibang scale, huwag niyo po muna sanang kalimutang pindutin yung subscribe, no? Dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like tsaka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.